Okay guys, magandang umaga sa inyo. Ang topic natin for this video ay paano tumutog ng piano or keyboard. Okay, ito ay isang electronic keyboard. So siyempre, dahil may nakita tayo ng ganito, pag nakakita tayo ng ganito, piano ang tawag na rin natin. Okay? Pero ito ay isang electronic keyboard. So, pwede na rin natin siyang tawagin piano or keyboard. Okay? So, kung ikaw ay interesadong malaman paano tumutog ng keyboard, ito ang mga bagay na dapat mong malaman. Okay? Kung ikaw ay, sabihin natin, zero kaalaman. So, wala ka pa talagang alam sa pagpindot ng piano o kaalaman sa pagtugtog ng piano, tama-tama, nandito ka sa tamang video. So, tapusin mo tong video na to at I'm sure meron kang matututunan para sa iyong journey na makapag-aral tumugtog ng piano. Okay? Okay, let's start. Una, ay kailangan mong bumili ng sarili mong piano para makapag-start ka na mag-practice. Siyempre, sa tulong ko. Okay? Suggest ko ay bumili ka ng mga brand name na Yamaha, Roland, or Korg. Sa Yamaha, makakabili ka na ng magandang klase na medyo kaya ng budget mo. So, pwede ka makapamili. Itong keyboard na to ay Yamaha 463. Pero may mga model pa siya na medyo mas mura na pwede mong bilhin. Okay? Pwede ka mag-search sa Shopee or sa Lazada or pwede ka pumunta sa mga mall yan, para magpamili ka. Yamaha brand. Pero kung rich kid ka naman, kung kaya mo naman ang budget mo, bumili ka ng Roland or Korg. Yan. Total naman, ikaw din naman ang gagamit. Okay? At syempre, ang keyboard stand. Na pagpapatungan ng keyboard or kung wala pa, pwede ng lamesa na sakto dun sa itong bibili mong keyboard para hindi siya bumagsak. Okay? Ayan. So, umpisa tayo dun sa pagbili mo muna ng sarili mong piano. Okay, pangalawa, pag meron ka ng piano, kailangan malaman mo ang mga features niya. Okay? Siguro maganda titigan mo muna ng matagal ang piano. Okay? Bakit? Para malaman mo yung mga pipindutin mo. Saksak mo muna yung piano mo sa adaptor. Okay? So, kailangan siguro doon nakapatay ang on-off switch niya. Yung volume, naka-min lang siya. So, nakababa yung volume. Tapos, saka mo bubuksan yung on-off switch niya. Kung nasaksak mo na yung adaptor. Okay? So, try mo natin patayin ito. Press hold lang to para mag- off siya. So, ganun din. Press, hold. Ayan na siya. Bumukas na siya. So, nakon siya. So, nakapatay pa yung volume niya. Nakababa pa. So, wala pang tunog. Pero mayroon na siyang ilaw. So, bukas na yan. So, saka bumuksan yung volume dahan-dahan. Ayan na. Okay. So, dahan-dahan lang magbukas. Ganyan. Ganyan ang pag-iingat sa ating mga keyboard. Okay. So, paano nga ba tumugtog ng piano o keyboard? Sa piano, kailangan natin alamin ano ba itong, ito yung mga pipindutin mo, hindi ito ka pipindot. Okay? May mga tiklado, ito keys na tinatawag, no? So, sa keys na ito, makikita mo merong may white, tsaka may black. Ayan, ito yung mga black na sa taas. Ayan, mas mataas siya dun sa white. Okay, yung white, pantay. Pero yung black key, medyo mataas siya ng konti. Ayan, no? Pansin mo? Doon sa white. Itong mga black keys ay pinipindot din. So, may mga nota rin siya. May mga note names din siya. So, ito rin sa ito. Iba-iba rin ang note names nitong puti. Itong white keys na to. Ayan. Tumataas, pataas ang tono niyan. So, mula dito, mababa ang tono. Pataas ang tunog niya. Okay? So, dito, ganun din. Pataas din ang tunog niyan. So, ibig sabihin, ang tunog dito, dito, mababa, papunta doon, mataas. Mababa. So, diba? So, mataas dito.
dito mapapatunog. Okay? So, mapapansin mo, marami siyang puti at itim na keys. Bakit? Kasi yun ang disenyo niya. So, itong dito ay para dito sa kaliwang kamay. Okay? Itong part na to, mula dito. Okay? Hindi naman sinasabi na hanggang dito lang. Pwede ka rin naman lumagpas, umabot dito. Okay? Pero, ang use niyan is para sa dalawang kamay. Yan o. Okay? Ang bilang nitong white keys, pag binilang mo itong white tsaka keys na to, mula dito hanggang dito sa dulo, ay 61 keys. So, 61. So, meron din mga iba pang mga piano or keyboard na mas mahaba pa. Okay? So, itong standard 61 keys na to, pwede na to. Okay? Pwede pa nga hanggang dito lang eh. Makatugtog ka na kahit ito lang. Oh. Ayan. Ayan, pwede na yan. Oh. O, diba? So, dinagdagan lang, mas marami kang magagawang tunog, mas mataas yung tunog na magagawa mo dahil mas maraming pindutan. Anong kailangan mong malaman? So, kailangan mong malaman is makapindot ka ng chords. Okay? Sa chords na yan, marami ka ng matutugtog na kanta. Okay? So, alamin mo muna yung mga basic chords. Okay? So, kung gagamitin mo yung mga daliri, so, kailangan mag-practice mo yung daliri na sumunod siya. So, mag-jive band ako doon, no? So, tulungan sila. Itong kaliwa, tsaka kanan, nagtutulungan yung dalawa na yan para magamit mo sa pagpindot dito sa piano. So, alamin mo na ang basic chords. From there, from the start na yun, nalaman mo na, kailangan mo yun memorizein. Para, ang titingnan mo na lang is yung lyrics mo at yung chords. Kailangan mo lang ng lyrics at ng chords na print out para makatugtog ka ng mga kanta. So, marami nang available dyan sa Google. Yan, para ma-search mo yung mga kantang gusto mong tugtugin. So, meron din ako mga ituturo. Meron din ako na-upload na mga kanta. Pwede mo rin yung tingnan. Meron siyang lyrics at chords na pwede mong sabayan. Okay? Pero sa ngayon, kailangan matutunan mo ang basic chords. Yun kasi yung ginagamit para makatugtog na ang iba't ibang kanta. Halimbawa ito. C. Oh, yan. D minor. D minor. F. G. A minor. B diminished. C. So yan. Kailangan mong malaman yung mga ganun yung mga pipindutin na yan. So, madali lang naman. Oh, yan o. Tatlo lang naman siya. Oh. Oh. Yung sub ko lang. Oh. Oh, hindi ko minabago yung tatlo. Yan lang. Pag nalaman mo na yung mga basic chords na ginagamit sa pagtugtog, dyan na mag-umisa yung makatugtog ka ng mga songs. So, nagbigay pala ako ng mga konting mga tips para makapag-umisa ka. So, sana makapili ka na. Magkaroon ka na ng sarili mong keyboard. Kung wala pa, pwede mo naman panoorin yung mga iba ko pang videos. Okay? So, salamat sa iyong panonood at see you again to my next video. Thank you very much. God bless.